Paano ba? Paano mangligaw? Shout out to Junior Demehilio, Jonah Villap, and Daniel John. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel for more Tagalog how-to videos. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maikling patalastas lang po, find what you are looking for. Nasa Lazada yan. For free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order, please click the link in our video description box. Maraming salamat and let's start the video. Step number 1, kaibiganin mo muna siya. Kung bago mo pa lang siya nakikilala, kaibiganin mo muna siya. Mahirap kasi mangligaw kapag hindi pa komportable sa'yo ang babaeng gusto mo. Kaya subukan mo muna siyang kaibiganin at kilalanin. Mas makikilala mo ang taong gusto mo kung kakaibiganin mo muna siya. Malalaman mo kung ano ang ugali niya, ano yung mga hilig at interes niya. Kapag nakilala mo na siya at sa tingin mo ay gusto mo talaga siyang maging girlfriend, dun ka mag-decide na ligawan siya. Alamin mo rin kung meron na siyang boyfriend o meron siyang gustong ibang lalaki. Kasi baka mag-decide ka ligawan siya pagkatapos may iba na pala siyang gusto. Sayang naman ang effort mo. Kaya ang una naming tip ay kaibiganin mo muna siya. Hindi mo siya kailangan maging best friend. Hindi mo siya kailangan maging kabarkada. In fact, kapag ginawa mo siyang best friend o kabarkada, ay baka tawagin ka niyang BFF o kuya at ma-friend zone ka na. Simple lang naman ang ibig naming sabihin. Makipagkilala ka muna. Hindi yung mag-hit on ka na sa kanya kagad o di kaya ay yayayain mo na siya kagad mag-date dahil baka hindian ka niya. Step number 1, kaibiganin at kilalanin mo muna siya. Step number 2, tanungin mo siya kung pwede mo siyang ligawan. Kapag nakapag-desisyon ka na naliligawan mo siya at alam mo na wala siyang boyfriend o ibang gusto, sabihin mo na gusto mo siyang maging girlfriend at tanungin mo siya kung pwede mo ba siyang ligawan. Kailangan maipaalam mo kaagad sa kanya ang intention mo. Kasi minsan, nang liligaw na pala ang isang lalaki, hindi pa alam ng babae kasi hindi naman nagsasabi ang lalaki na gusto niya ang babae at nang liligaw na pala siya. Kailangan niya ring humingi ng pahintulot sa babae kung gusto niya manligaw kasi baka ayaw ng babae na nililigawan siya o bawal pa siyang ligawan o hindi pa siya nag-entertain ng mangliligaw. Kaya tanungin mo muna ang gusto mong babae bago mo siya ligawan. Alam ko na hindi na to gaano kauso ngayon dahil yung mga lalaki ang ginagawa na lang eh diretso na sa date, yayayain mag-date o di kaya bibigyan na lang ng bulaklak tas understood na yon. Pero may mga babae kasi na unang-una, traditional, pangalawa, medyo dense o manhid. Binigyan mo na ng bulaklak at lahat at hindi pa rin nila alam o hindi pa rin nila nagigets na nangliligaw ka. Kaya maaari mo siyang tanungin kung pwede mo siyang ligawan, maski ng pabiro. Tipong, alam mo may gusto ko sa'yo, pwede ba manligaw? Tingnan mo lang kung ano magiging reaksyon niya. Step number 3, ihatid sundo mo siya hanggat kaya. Kapag pinahintulutan ka niya na ligawan siya, mag-umpisa ka sa paghatid sundo sa kanya. Sunduin mo siya sa bahay niya kapag pupunta kayo ng eskwelahan o ng trabaho. Ihatid mo rin siya sa bahay niya pagkatapos ng trabaho, eskwela o gimmick ninyong dalawa. Gawin mo rin itong paraan para makilala ka ng pamilya at mga magulang niya. Humingi ka ng pahintulot sa mga magulang niya na manliligaw o nang liligaw ka na sa anak nila. Ang paghatid sundo ay isa rin paraan para mapakita mo sa ibang lalaki na nililigawan mo na ang babaeng gusto din nila. Para itong warning sa kanila na, "Op, this girl is mine," nabakuran mo na siya. Maliban doon, kikiligin ang babae dito at maiisip niya at ng pamilya niya na isa kang gentleman at mapagkakatiwalaan sa puso ng babaeng gusto mo. Step number 3, ihatid sundo mo siya hanggat makakaya. Step number 4, bigyan mo siya ng regalo. Hindi mawawala ang pangre-regalo sa pangliligaw.
Kaya kung mangliligaw ka sa babaeng gusto mo, siguraduhin mo na medyo may budget o ipon ka. Ibase mo ang mga regalo mo sa mga interes niya at mga paboritong bagay niya. Halimbawa, na-mention niya sa'yo dati na fan siya ng Harry Potter at nangungoleksyon siya ng Harry Potter na items o ng BTS. Surpresahin mo siya ng item na alam mo na wala pa sa koleksyon niya. Siguradong bonus points ito para sa'yo. Kung alam mo naman na mahilig siya sa bag at accessories, tingnan mo yung mga gamit niya at kung ano ang style niya, tapos bilhan mo siya nang sa tingin mo ay magugustuhan niya. O di naman kaya ay ayain mo siyang mag-mall. Tapos, tingin kayo ng mga gamit at kung may bagay siya na gustong bilhin, bilhin mo ito para sa kanya bilang regalo. Magastos ito, pero may mga mas mura namang pwedeng iregalo na nakakakilig pa rin sa isang babae. Tulad ng mga handwritten letters o di kaya ay mga karana na binidyo, haranahin mo siya sa video call, di ba? Maski ang pagpapadala ng mga nakakakilig na quotes at memes online at sa text ay isang bagay na rin ang pagbibigay ng regalo. Step number 4, bigyan mo siya ng regalo. Hindi kailangan mamahalin. Step number 5, ayain mo siyang mag-date. Parte rin ng pangiligaw ang pakikipag-date. Ang gastos, no? Pero kapag gusto mo ang babae, talagang gagastusan mo siya at hindi ka mag-iisip na malaki na ang nagastos mo sa kanya. Itrato mo ito bilang investment sa pagkuha ng puso niya. Ayain mo siyang kumain sa restaurant, manood ng sine o gumala sa park. Pwede mo rin siyang ayain mag-hike o mag-swimming sa resort. Depende yan sa budget mo. Kapag kapo sa budget, pwede mo naman siyang ayain mag-picnic. Pwedeng ikaw mag-prepare ng food o kumain lang kayo ng street food. In fact, pwede rin namang tambay sa bahay, lalo na ngayong pandemic. Magdala ka na lang ng pwede nyo makain at manood na lang kayo ng Netflix o ng TV. Siguraduhin mong mag-e-enjoy siya sa date nyo dahil malaki ang chance mo na masagot ng oo kapag na-e-enjoy niya ang company mo. Maski na sa umpisa ay hindi siya masyadong in love sa'yo, pero kung nag-e-enjoy siya sa feeling mo at napapatawa mo siya, malaki ang chance na makukuha mo ang matamis niyang oo. Step number 6, i-text mo siya lagi. Siyempre, kailangang i-text mo siya lagi para mapafeel mo sa kanya yung presence mo. Hindi naman pwede na nangliligaw ka pero minsan ka lang mag-text. Baka isipin ang nililigawan mo na hindi ka seryoso sa kanya. Sa umaga, mag-send ka ng good morning. Sa gabi naman, mag-send ka ng good night at ng sweet dreams. Mag-open up ka rin ng mga topics na pwede niyong pag-usapan. Isipin mo yung mga interests niya at yun ang pag-usapan niyo. Kapag in-entertain niya ang texts mo, mahahaba ang reply niya sa'yo at nagpupuyat din siya sa kakatext sa'yo, ibig sabihin nun, malaki ang tsansa na gusto ka rin niya. Isang tip, i-text mo siya lagi tapos bigla kang magpamiss. Meron tayong video tungkol sa paano magpamiss sa isang babae. So kung araw-araw mo na siya itinetext ng isang linggo, subukan mo lang na isang araw, ikaw naman ang mag-intay na siya ang mauna mag-text sa'yo. Doon mo malalaman na gusto ka rin niya. Step number 6, i-text mo siya lagi. Step number 7, tulungan mo siya sa mga gawain niya. Kapag nangliligaw ka, tulungan mo rin siya sa mga gawain niya sa trabaho o school. Tanungin mo kung ano yung pinagkakaabalahan niya at mag-offer ka ng tulong. Pogi points din yon. Sa tuwing magkasama kayo, bitbitin mo ang mga gamit niya. Ipakita mo sa kanya na seryoso ka sa kanya at willing kang pagsilbihan siya. Halimbawa, kailangan niya ng tulong sa pag-ayos ng gamit niya sa bahay. Tulungan mo siya. Kung medyo close ka na sa pamilya niya, pumunta ka sa bahay nila at mag-offer ka ng tulong sa gawaing bahay o sa negosyo ng pamilya niya. Step number 7, tulungan mo siya sa mga gawain niya. Step number 8, huwag ka nang makipaglandian sa iba. Nangliligaw ka dahil seryoso ka sa babaeng gusto mo. Kaya kung nangliligaw ka, huwag ka nang makipaglandian o dumiskarte sa iba.
Kapag nalaman ng babaeng nililigawan mo na may iba kang minimit pagkatapos mo siyang ihatid, lagot ka. Siguradong busted ka na. Kaya maging one woman man ka. Huwag ka na magreserba in case hindi ka niya sagutin. Kung hindi mo kaya na huwag makipaglandian sa iba, ang ibig sabihin nito ay hindi ka pa ready sa seryosong relasyon. Huwag ka na lang munang mangligaw kung ganon. Baka makasakit ka pa. Step number 8, huwag ka na makipaglandian sa iba. Maraming salamat sa panonood. Please like this video and subscribe to the Paano Ba Tagalog How To channel for more Tagalog How To videos. Please like our Facebook page, facebook.com/paanobachannel, and also support our business page, facebook.com/toktokpasigfranchise. Paki-download na rin po ang TokTok na app at gamitin ang aking referral code for cheaper delivery fees, PPS 1250 4952. Malaking tulong ito sa ating channel. Again, find what you're looking for. Nasa Lazada yan. Click the link in our video description box to avail of free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order. Dito na kayo bumili ng regalo para sa babaeng iyong liligawan. Of course, we have Xiaomi, link also in the video description. At maraming salamat po uli sa panonood. For video requests, topic requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Hanggang sa susunod, maraming salamat, and see you in our future videos.